Broadcasting from Gubat, Sorsogon, this is DWPSFM 91.1, your rainbow radio. DWPSFM 91.1. Christ in our midst. Good morning. Welcome everyone. Christ is born. Glorify Him. We would like to greet today, this morning, His Eminence, Metropolitan Nectarios, Bishop of Hong Kong and Southeast Asia. Likewise, to Archimandrite Philemon Castro, to Proto-Priest Father Panharius Boreros, Father George Daligdig, and Father James Doronilla, to Mother Chidote Atibagos, the Mother Superior or Abbess of Katingan Monastery, as well as Sister Esther Brusas. Binibati ko rin ang aking dalawang pamangkin na nandito ngayon, umuwi, to Ann and Kling. Dahan-dahan lang sa buhay, huwag basta-basta sumubo, hehehe. Okay. We would like to greet also all faithful parishioners of the Holy Martyr Saint Eleftherios Gubat Sorsogon, as well as the faithful people of the Holy Theophany Orthodox Community, Bacon District, Sorsogon City. To all Orthodox Christians who are listening right now via live stream, Father, brothers and sisters, all Orthodox faithful in Laguna area, in Manila, especially in Caloocan. Also, to Father Barnabas of Larnaca, Cyprus. Doxasio Theo, glory be to God. This is Voices Orthodoxia, or the Voice of Orthodoxy, broadcasting live via DWPSFM 91.1 MHz. Once again, this is your friend, your brother, your catechist, your shepherd and spiritual father, Father C, signing on. Many thanks also sa lahat ng kasama ko, from our program moderator, Ma'am Stefana Farenas. Hello. Hello again. Andito ulit tayo ngayon. Hi again to Irini. Smile naman dyan. Yan. Para maganda ang umaga. To Presbytera. Nakuha mo na ang salamin mo para makabasa. God bless din po sa mga nararating ng ating programa. To all Orthodox faithful dyan sa Holy Trinity Orthodox Church, Los Baños City, Holy Cross Orthodox Church, Siniloan, St. Nicholas Orthodox Mission, Santa Rosa City, all in Laguna Province. Likewise, to all the faithful dyan sa Annunciation of Theotokos Orthodox Cathedral, Parañaque City. Also to all faithful dyan sa Orthodox Monastery and Parish Church in Katingan, Masbate. We also greet Branko and Lorelei Milosevic of Daet Camarines Norte. And also to all faithful Orthodox sa buong Mindanao. Christ is born. Glorify Him. Happy New Year pa rin. Ano? Tomorrow is 6, huling araw ng pagsisilibra ng 12 days of Christmas. At ngayong umaga, gusto ko rin, we also would like to be cheerful kasi noong nakalipas na araw, January 3, ay ang sinasabing the repose of Sister Agnes, isang madre na sa Masbate Monastery naka-assign, and she died in 2008 at siya ay nag-celebrate ng kanyang death anniversary noong January 3. Memory eternal to you, Sister Agnes. Siya po ang unang Orthodox Christian na na-meet ko in person. Siya ang unang kumamay sa akin nung pumasok ako ng Orthodox Monastery sa Masbate way back in 2006. That was the first and last time na nagkita kami. Ang siguro next time magkikita kami sa langit na. Yun naman ang ating sinisikap na mapuntahan. Okay, ma'am, pass to you. Okay, si Cristo ay isinilang, siya ay ipagbunyi. Good morning, Father C, Presbytera Mary, Irene, and DJ Billy, thanks for plugging our program. Good morning to all listeners. Thank you. Hello din dyan kay Rene. Hoy Rene, nag-ano ka na? Ella, Jan, Ibeth, Sophia, and Nikki. At maraming salamat din po kay Teacher Weng of Bulacau for listening every Saturday in our program.
And good morning also to all our donors this week, to Sir Branco and Ma'am Lorelai Milosevic, to Gasco Gasoline Station, Gina Lu, Edna Lu, and Sinayda Pura, and also to Honorable Alvin Rosales, Ma'am Cirilla of Bacon, and Nanay Marta of Bacon also, and thank you to all listeners. At muli po, inaanyayahan ko po kayo sa mga nais pong maging regular donors or sponsors ng programang ito. Sa mga interesado din po sa Orthodox Faith, text or call lang po kayo sa 0910-274-6080. Ulitin ko po yung number namin, 0910-274-6080, or you can visit us in our blog site, orthodoxyinbicol.blogspot.com. Okay, ito na po. Sa mga regular listeners na nais ng katekesis sa bahay nyo, ay huwag po kayong mag-atubiling magsadya sa aming parokya. Welcome po kayo doon. May mga ilang Saturdays na rin na nakaririnig po at natuturoan po kayo ng mga lessons about Orthodox's belief and the ancient religion and yung talagang original handed down from Jesus Christ to the apostles. And pwede na po kayong magsadya sa amin din for personal. Feel free to approach us, our Father C, and yung mga katikis namin sa aming simbahan, because let us always think of our soul who need nourishment and awakening to the truth. It must be our priority. Okay po, sa muli ay hayaan natin kabayan tayong muli ng ating parish priest sa panalangin. Higit kailanman, kailangan natin ngayon ang mas ibayong pagdasal at tunay na paglapit sa Diyos. Di po natin batid ang hatid sa atin ng bagong taong darating, kaya po tayo ay magdasal. Father C. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages, Amen. Glory to Thee, our God, glory to Thee. O Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, who art in all places and fills all things, treasure of good things and giver of life, come and dwell in us and cleanse us from every stain and save our souls, O gracious Lord. O Holy God, O Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Agios Theos, Agios Iskyros, Agios Athanatos, eleison imas. O Holy God, O Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages, Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us our sins. Master, our pardon our iniquities. Holy God, visit and heal and in infirmities for Thy name's sake. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is kingdom and the power and the glory of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made of one essence with the Father, by Him all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and Virgin Mary, and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And the third day He arose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And He shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake with the prophets. And I believe in one holy Catholic and apostolic church. I acknowledge one baptism for the remission of sins.
I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Be mindful, Lord, of our Archbishop Nectarius and every bishop and of the Orthodox, the priests, the deacons, and all the clergy of thy church, which thou hast established to feed the flock of thy word, and by thy prayers have mercy upon me and save me, a sinner. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of all civil authorities, of armed forces, of this municipality in which we dwell, and of every seat and countryside. Grant them peaceful times that we, in their tranquility, may lead a calm and peaceful life in all godliness and sanctity. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of those who travel by land, by sea, and by air, of the old and the young, the orphans and the widows, the sick, the suffering, the sorrowing, the afflicted, the captives and the needy poor, and upon them all send forth thy mercies, for thou art the giver of all good things. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, Lord, of me, thy humble servant. Grant me thy grace that I may be diligent and faithful, avoiding evil company and influence, resisting temptations, that I may lead a godly and righteous life, blameless and peaceful, ever serving thee, that I may be accounted worthy to enter into the kingdom of heaven. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. To the prayers of holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tis prisveis tis theotoku soter sosonimas. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Tis prisveis tis theotoku soter sosonimas. Thank you again, Father C, for that very meaningful prayer and very spiritual. Kailangan po talaga natin ang seryosong paglilingkod sa Diyos. Habang may lakas pa tayo, habang malinaw pa ang ating mga mata, we are not getting younger. Isang taon na naman po ang nabawas sa bawat isa. Hanapin na po natin ang ating Diyos, ang tunay niyang simbahan, ang tunay na pagsamba. Kaya nga po, patuloy ang aming paanyaya sa lahat ng mga nasa sinasabing spiritual journey, mga nagsisikap na hinahanap ang totoo. Mag-text or call lang po kayo sa 0910-274-6080, 0910-274-6080, or visit us in our blog site at orthodoxyinbicol.blogspot.com. Pero alam nyo po, the best is makipagkita or mag-suggest ng personal. Okay, heto naman yung ating most exciting kasi meron kayong 100 peso worth of load, ang ating trivia. Ber. Hey, sana po ay makasagot kayo nito. Ano, kasi ito po ay naituro na sa atin the last Saturdays. So, sino po ba ang nagpasimuno sa simbahan ng Pasko? So, ito po yung tanong. Ulitin ko po. Sino po ba ang nagpasimuno o nag-introduce sa church ng Christmas? Eh, mamaya po, magsagot na kayo. Pwede kayong magsagot na after this announcement of the question or right after the catechesis. At patuloy din po ang ating paalala na ating sundin o gawin na agad ang mga natutunan sa mga nagdaang typhoons. Di po ba nakikita natin sa TV, sa radio, nakikita natin sa YouTube yung mga nangyari sa mga sakuna. Kaya unahin natin agad alisin ang mga malalaking puno. Patuloy po tayo nagpapaalala na yung mga madaling matumba malapit sa bahay, malalaki sila at mapanganib po ang mga iyan. Kaya gawa na agad ng paraan upang huwag tayong magsisihan. And we are encouraging you to plant trees sa tamang lugar. Dapat di tayo matigas kasi ito ay ating responsibility. Ang mga bagay-bagay na ibinigay sa atin ng Diyos ay panghawakan natin ng maigi. At makilihak din po tayo sa mga activities na nangangalaga sa ating kapaligiran. At patuloy po tayong mananalangin, panalangin ng pagsamo to protect our environment para po tayo ay
magbago sa ating pananaw, sa ating pangangalaga, sa ating environment. Lubos kaming nagpapasalamat o dakilang Diyos sa lahat ng iyong nilikha. Ang araw, buwan at mga bituin. Ilog, lawat, dagat, kabundukan, kagubatan at halamanan. Mga hayop at kulisap sa tubigan at katihan. Mga isda at ibon, mababangis at maamo, malaki at maliit. Ang panahon ng tag-ulan at tag-init sa araw man o sa gabi. Pinupuri ka namin o makapangyarihang lumikha. Kay rami at kay ganda ng iyong ginawa o aming Diyos, sa iyong karunungan nagawa itong lahat. Subalit kaming pinagkatiwala ang mga laga ng iyong nilikha, ngayon ay nagsisisi sa aming pagkukulang at pagmamalabis. Patawarin kami sa ginawa naming pag-abuso sa iyong mga nilikha. Dahil sa aming kapabayaan, kamangmangan at kasakiman, inaamin namin kami nagwalang bahala at di nagmalasakit sa iyong mga likha. Tulad ng pag-abuso namin sa aming sarili, O Panginoon, kailan pa kami mamumulat sa aming mga pagkakasala? Gaano pang tubig at hangin ang aming lalasunin? Ilang pampuno at kabundukan ang aming wawasakin? Gaano pa kalawak na lupain ang aming sisirain? Ilang tao pa ang kailangang magkasakit, magdusa at mamatay? Kailan pa kami matututong magmahal sa kapwa at magmalasakit sa daigdig na aming tahanan? O Panginoon, kinalinga mo ang aming kabayanan at namuhay ka sa aming piling. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay at tinuruan mo kaming pangasiwaan ang lahat ng nalikha. O Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang aming pagmamalabis at pagkukulang. Mapabilang nawa kami sa iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa tulong ng iyong biyaya o dakilang Diyos, aming igagalang ang iyong nilikha bilang tanda ng iyong kalinga, kaluwalhatian at kapangyarihan. Sisikapin namin maging tagapangalaga at katiwalang tapat. Nawa kami na iyong mga lingkod ay magsilbing tapat at mga siwang lubusan at magmalasakit sa iyong nilikha. Sa patnubay ng pagbibigay buhay ng Espiritu Santo, tulad ng paglago ng pag-ibig namin sa iyong banal na ngalan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Son of God, among the saints glorified, we sing to you, Alleluia. Save us, O Son of God, among the saints glorified, we sing to you, Alleluia. Okay, maaari na po kayong magsagot sa ating trivia. Uulitin ko po yung tanong, sino ang nagpasimuno sa simbahan ng Pasko? Or sino po ang nag-introduce sa church ng Christmas? Okay, meron na po dito ang sagot mula sa 543 Orthodox Church. Hindi po, yung isang saints po na naituro na sa inyo in the last Saturdays, mga nakalipas po na Saturdays. Okay, so text lang po kayo para manalo kayo ng 100 pesos worth of load. And tatawagin na po natin ang ating first catechist, si Presbytera Mary, and after and right after will be Father C. Happy New Year at magandang umaga sa mga tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod, Presbytera Mary, inyong katekista. Nais ko ring batiin ang mga taga-Annunciation Monastery sa Katiingin Masbate, at kay Sister Fidelis, who reposed on December 29, 2006. More memory eternal sa kanya. Noong nakaraang Sabado, napag-aralan natin ang bawat araw, sa isang linggo ay may inaalala tayo. Let's review. Ang Sunday o linggo, the first day of the week, is a little Easter, commemorating the resurrection of our Lord Jesus Christ. We begin each week with the resurrection, as Easter is the center of the year. Kung kaya ang Sunday din ay siyang sentro ng buong isang linggo.
So we begin each new week with the remembrance and celebration of the great victory this world has ever known. And we work all week long in the light of resurrection. Ang araw naman ng Lunes o Monday is dedicated to the archangels and angels kagaya ni na Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Uriel, Saint Raphael, at marami pang anghelas sa kalangitan na siyang natasang magbantay sa sangkatauhan. Kung kaya, bawat isa sa atin ay may anghel na nakatalaga upang magbantay mula nang tayo ay isinilang hanggang sa tayo ay pumanaw dito sa lupa. Ang Tuesday naman is dedicated to the memory of Saint John the Baptist, the last of the Old Testament prophets, na tinaguriang ang una at pinakadakilang santo. Ito'y maliban sa ating mahal na ina, si Inang Maria o ang Theotokos, at tinaguriin ding pinakadakilang lalaki na ipinanganak ng isang ina. Ito ay ayon sa Mateo 11:11. Wednesday is dedicated to the Theotokos or the Mother of God, and of araw ng Miyerkules, ang araw na ipinagkanulo din ang Panginoong Jesus, yun yung si Judas, na isa sa kanyang mga disipulo. Kaya ang Wednesday ay araw ng pag-aayuno or fasting. Thursday is dedicated to the whole apostles and all the church fathers, kagaya ni Saint John Chrysostom. Friday is remembered as the day on which Jesus Christ was crucified. Kaya ang araw na ito ay araw na pag-aayuno din at fasting. Saturday is dedicated to the holy martyrs and to the faithful who have departed from this world. Kaya minensyon natin kanina si Sister Fidelis at iba pang pumunta na sa kaharian ng ating Ama. So, yung mga sumakabilang buhay na. Sabado rin, nang maganap ang pagkabuhay ni Lazarus, ito rin ang araw on which Jesus Christ, the Lord, lay dead on the tomb. Kaya ang Saturday became the proper day for remembering the dead and offering prayers in their memory. Okay po. Ngayong araw, pag-aralan natin ang patungkol sa baptism of the Lord, also called as Theophany or Epiphany. Ang kapistahang ito ay isa sa napag-aralan nating 12 major feasts ng Orthodox Church. Ang Theophany or Epiphany is when our Lord reached 30 years from His physical birth. O 30 years old siya. He began His teaching and salvific work. He Himself signified this beginning of the beginning by His baptism on the Jordan River. Nang siya ay bautismuhan sa Ilog Jordan ni Saint John the Baptist, the Father uttered His witness about the Son, and the Son was baptized in the water, and the Holy Spirit, in the form of a dove, hovered up above the water. When John the Baptist witnessed and said about Christ, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Sa tagpong ito, ang dakilang misteryo ng banal na Trinidad ay ipinakita. The divine manifestation, God's appearance among men o ang pagpapakita ng Diyos sa mga tao ay nangyari sa kapistahang ito ng Theophany or Epiphany. And this is celebrated every January 6. On this precious day, sacred mystery of Christian baptism was inaugurated. Ang sakramento ng binyag o baptism ay nagumpisa. Sa araw ding ito, nagumpisa ang ministeryo ng Panginoong Hesus, ang kanyang pangangaral ng kaligtasan ng sangkatauhan, or the saving preaching of the kingdom of the heavens began. Okay? Limitado po ang aking oras. Kung kaya, hanggang dito na muna po tayo. Nawa, may natutunan tayo ngayong umaga. Ito ay makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mararamdaman natin na ang Panginoon ay labis-labis na nagmamahal sa atin
Kung kaya, maliban sa ating pagpupursige sa buhay, nariyan ang mga anghiles, mga santos, at maging ang mahal na Birheng Maria de Teotocos, at maging siya ang Panginoong Jesus, higit sa lahat ang ating Diyos, nag-iwan sa atin ng halimbawa noong siya ay isinilang at namatay para sa katubusan natin. Ipinakita niya na kaya ng isang tao ang mamuhay ng matuwid, may pagmamahal sa kapwa, may pananampalataya sa Diyos, na kung nagkamali, nalugmok o nawala ng pag-asa, magpasalamat tayo at tayo'y buhay pa at may panibagong pagkakataon na bumangon, magbago at patuloy mamuhay ayon sa kalooban niya. Hanggang sa muli po, ang iyong katekista, Presbytera Mary, magandang umaga at bumabati sa inyo ng isang pagpalang umaga. Back to you, Father C. Good morning to everyone. Tomorrow, we will be celebrating the Feast of Holy Theophany. We will have Divine Liturgy in our new mission, the Holy Theophany Community in Bacon District, Sorsogon City. Every morning, during Matin service, the Orthodox Church proclaims, by the way, Matins is a kind of service before Divine Liturgy. During Matins, the Church proclaims the song which you were able to listen a while ago. Song: God is the Lord and has revealed himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The said quotation is from Psalm 118, verses 26 and 27. Ito po ang pundasyon. The first foundation doctrine is found in this biblical line. Ang pinakahaligi ng sangka-Kristyanuhan, the Christian doctrine's basic foundation, is found in this biblical line. God has revealed himself to us. Ang Diyos ay nagpakita sa atin. The God who is unseen in the Old Testament, the God who is invisible in the old times, made himself visible, made himself revealed unto us. He wanted himself to be seen by us, to be experienced by us. And God has shown himself to his creatures. We are his creatures. Tayo ang kanyang mga nilikha at nagpakita sa atin ang Diyos na ang dati hindi nagpapakita. And he has not disclosed his very innermost being. Wala siyang itinago sa atin. And for this innermost essence of God cannot be grasped by creatures. Kung siya ay hindi magpakilala, hindi natin maarok ang Diyos. We will not be able to know God if he will not volunteer to reveal himself to us. But God has truly shown what men can see and understand of his divine nature and will. Alam ng Diyos ang ating kakayahan, alam niya rin ang ating mga pagkukulang. The fullness o ang kabuuan or the perfection of God's self-revelation o ang pagpapakilala ng kanyang sarili sa atin is found in His Son, Jesus Christ. The fulfillment of the gradual and partial revelation of God in the Old Testament. Partial, unti-unti siyang nagpapakilala noon mula pa kay Moses sa burning bush. Sabi niya, ako'y si ako. Kapag tinanong ka, sabi ni Moses, Lord God, kung sila ay magtatanong kung sino ang nakausap ko dito sa bundok, sa Mount Sinai, sino pong sasabihin ko? And you will tell them, I am who I am. I am the I am. Ako ay si ako nga. And ito po ay inulit ni Kristo nung siya rin ay tinanong ng kanyang mga disciples. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Mapalad ang sinumang lumalapit sa Panginoon. Ang Panginoon na hindi nagtatatwa. Hindi siya nagre-refuse. Hindi kanya sasalangsanging lumapit sa kanya. In fact, siya ay naghihintay sa atin. The first title given to Jesus by the people is that of Rabbi. Ang unang title na ibinigay ng mga tao o palasak o sabihin nating alias kay Jesus ay tinawag siyang rabbi. Ang rabbi po sa salitang Hebreo o salita sa Israel ay teacher, which literally means teacher talaga. In the English New Testament, the word is master, also is issued in relation to Jesus, in the sense of one who teaches.
such as a schoolmaster or holder of a master's degree. Si Jesus po, ang followers niya ay tinatawag na mga disipulo. His followers are called disciples, which literally means students or pupils o catechumen. Jesus came to men, first to all of us as the teacher. Una siyang pumunta sa atin bilang tagapagturo o maestro. No chalks, no blackboards, no computers, no microphones. I don't know kung may lesson plan siya nung araw nung siya nag-teach. Ang ginamit niyang blackboard, ang ginamit niyang sulatan ay ang buhanginan sa dalampasigan. Ang ginawa niyang visual tools or visual aids ay ang nature, ang kabundukan, ang karagatan, ang kaluluwa ng tao. Pinagsikapan niyang masdan ang lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Thus, he became a real good teacher. He teaches the will of God. Itinuro niya ang kalooban ng Diyos and makes God known to men. He reveals fully as men can grasp the mysteries of the kingdom. Noong araw, hindi maintindihan ng mga tao ang kalooban ng Panginoong Diyos. Subalit bumaba si Kristo upang gumanap ng katungkulan na ipakilala ang Ama sa langit. Nakita natin ang Diyos ng mukhaan. Emmanuel, God with us. He dwelt with us. Ang pagbalik ng Panginoon, ang pagpunta ng Panginoon or the coming of Jesus as teacher is one aspect of His being Christ the Messiah. And the word Christ in Greek is, actually, ang mga Greeks po ang unang nagsabi o naglagay sa kay Kristo ng title na Christos o Christ. In Greek is the word for the Hebrew Messiah. Ito mong equivalent. Ito po ang kaparehas kapantay ng Messiah ay ang Greek word na Christ, which means the anointed of God, ang pinili o pinahiran nilingisan ng Diyos. For when the Messiah would come, it was foretold men would be taught by God. Isaiah 54:13. Ano po ang sabi? Ang mga tao ay tuturuan ng Diyos physically. And also in John 6:45. Si Jesus po, nung pumunta sa sangkatauhan as divine teacher, he claimed on many occasions that his words were those of God. Sinabi niya, hindi ko, nung kapag nagsasalita si Jesus, tuwing siya ay nagpe-preach, tuwing siya ay nagsasermon, sinasabi niya, hindi ko ito salita, hindi ko imbento. Ito ay galing sa Ama. And he spoke as one having authority, not like the normal Jewish teachers or other rabbis at the time or yung magagaling na mga tagapagturo, the scribes, the Pharisees. Nor like the Jewish teachers. And he accused those who rejected his teachings as rejecting God himself. Ang sabi niya, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay sumasampalataya hindi lamang sa akin kundi sa nagsugo sa akin. He who believes in me believes not in me but in him who sent me. And he goes me, sees him who sent me. I have come as light into the world, for I have not spoken on my own authority. The Father who sent me has himself given me commandment, what to speak, what I say. Therefore I say as the Father has bidden me. Kung anong sinabi lang sa kanya ng Ama, yun lang kanyang tinuturan. And Jesus taught men not only by words. Ang kanyang pagiging maestro o teacher ay hindi lamang sa salita, but also by his action. And indeed by his very own person. He referred to himself as the truth, John 14:6. I am the way, the truth, and the life, Jesus said. And as the light, in John 8:12, he showed himself not merely to be speaking God's words, but to be himself the living word of God in human flesh, the Logos, who is eternal and uncreated. Jesus is an uncreated being.
Nobody created Jesus. His sonship of God the Father is undated. And His being the first begotten Son, the eldest, is also undated. Most of the time, these titles are being misused by other preachers. But His sonship has no date. The Logos, who is eternal and uncreated, but who has become man as Jesus of Nazareth in order to make God known to the world. Allow me please to read to you John chapter 1. Basahin ko po sa inyo. Sa Tagalog po, in Filipino language, the first line is this: Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. In the beginning was the Word, which means Logos. And the Word was with God, at ang salita ay nasa Diyos. And the Word was God, at ang salita ay Diyos. He was in the beginning with God. Sa pasimula pa'y kasama na siya ng Diyos. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Walang na-create, walang nagawang isang bagay man sa mundo without Jesus Christ. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Darkness, the pitch darkness, were not able to overcome the light of Jesus Christ in this very dark world when He was born. The true light that enlightens every man was coming into the world. He was in the world, and the world was made through Him. Yet the world knew Him not. Bagamat si Kristo ay pumunta dito sa lupa at nagpakita bilang tao, ang Diyos ay, the God who is invisible, became visible. But so many people up to this day still don't believe that God was made flesh and was made man. The Israeli people themselves still do not believe na ang Messiah ay dumating na. They're still waiting for a Messiah to come to liberate them politically, economically. And the world became flesh, and the Word is Jesus, and dwelt among us, full of grace and truth. And we have beheld His glory, glory as of the only begotten Son from the Father. And from His fullness have we all received grace upon grace. For the law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has made Him known. I have just read to you John chapter 1. No one has seen God. Ever. No one has ever seen God. But Jesus Christ made God manifested in the flesh through Him. This is the Easter liturgy of the Orthodox Church. Sa tuwing Easter celebration itong binabasa. Si Jesus po ang sinasabing divine Word of God in the flesh. Siya ay pumunta rito upang magturo, to teach men by His presence. Magturo ng kanyang mga salita, His words and deeds. He taught His words and deeds. At ang kanyang mga disipulos, ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga estudyante, the disciples are sent into the world to proclaim Him and His gospel, which literally means the glad tidings, mabuting balita, or the good news. Araw-araw, binubomba tayo ng bad news. Sabi nga mas binabalita ang bad news kaysa good news. Excuse me. Mas nakukuberan ng bad news ang good news kahit saan ka magbasa o manood o makinig. But the kingdom of God's news is different. It's good news for all. Those whom Jesus sent are called the apostles. Ang mga tinawag ni Kristo ay mga apostoles, which literally means those who are sent, mga isinugo. The apostles are directed, sinasabi natin literally dinirekta o inspired by the Holy Spirit, the Spirit of Truth, John 15:26, to make disciples of all nations.
And Matthew 29:19, sabi niya, teach everything that I have commanded you. Ituro ang lahat ng, ituro, ipatupad ang lahat ng itinuro ko sa inyo. Ang mga sinaunang, ang sinaunang simbahan, we are told in the books of Acts, chapter 2, verse 42, that the early Christians, ang mga sinaunang Kristiyano, devoted themselves to the apostles' doctrine. Habang wala pa nun ang New Testament Bible, as a word simply means teaching or instructions. The apostles' doctrine is the doctrine of Jesus. At yun po ang kanilang pinagbatayan, ang kanilang pananampalataya habang hindi pa nasusulat ang New Testament. It is received by the disciples of every age. Tinanggap ng marami as the very doctrine of God. Iprinuklama kung saan saan at palagi, palagian ang doktrina, the doctrine of eternal life through which all men and the whole world are enlightened and saved. Sa momento pong ito, at this point, it must be mentioned that although, bagamat po, ang Diyos sa kanyang self-revelation in history, sa kanyang pagpapakilala through the chosen people of Israel, the revelation which culminates in the coming of Christ the Messiah is of primary importance. Ito din po ang doktrina ng Sangka-Kristiyanuhan that all genuine strivings of man after the truth are fulfilled in Christ. Lahat ng genuine o original o totoo, napakahulugan tungkol sa meaning of life, find its perfection, makukuha natin, masusumpong natin kay Kristo. Kung kaya nga po, the early church fathers taught us the yearnings of pagan religions and the wisdom of many philosophers are also capable of serving to prepare men for the doctrine of Jesus, are indeed valid and genuine ways to the one truth of God. May mga, sabi nga, etong mga ginagawa ng iba, kahit papano, may itutulong din sa mga tao to at least, kahit sa kaanong kaparaanan man, ay makaalala sila sa Diyos na darating. In this way, considered certain Greek philosophers to have been enlightened by God to serve the cause of truth and to lead men to fullness of life in God, since the word of wisdom of God and wisdom of God is revealed to all men, is found in all men who in purity of their minds and hearts have been inspired by the divine light. Ang Diyos po nagpapakilala sa atin sa maraming paraan, in many ways. God speaks to us every time we wake up. Every sunrise, tuwing pagsikat ng araw, is His assurance of the continuation of His presence in us. And every sunset is His signature. Natapos na naman ang isang araw. Once again, my dear brothers and sisters and friends, 2012 has passed and 2013 has just entered into our lives. Isang taon na naman ang nabawa sa atin. Panibagong taon na naman ito. Sana, sa ating bawat hakbang sa buhay, in every step that we make, sabi nga, wag basta-basta, wag karakaraka, sabi nga ng ilan. Wag alatsamba na pikit mata, we nose dive. O kapag ka tayo ay nagigipit, hindi lang naupo, hindi lang kumakapit sa patim, nauupo sa patalim, sabi ng iba nga. Not all opportunities are good. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto na kapag kuminang, ginagrab na agad natin. Sabi nga, discern everything, test every spirit. Magmuni-muni bago tayo kumilos. Baka sa halip na akala natin biyaya ay disgrasya pala o kapahamakan. Lumapit tayo sa Diyos na nagpapakilala sa atin
hindi niya tayo tatanggihan. Let's come before God. Doon sa Revelation, sa libro ng Biblia, Revelations 3:20, sabi doon, "Behold, I stand at the door and knocks. If anyone hears my words and opens the door, I will come in, I will eat with him, and I will be with him." May isang icon o picture akong I saw a portrait of Jesus knocking at that very door. And that door do not have the doorknob outside. The lock is just in the inside, that only the person inside can open that door. And God, Jesus Christ, is waiting outside for that one inside to volunteer himself to open the door for Jesus Christ, that Christ might enter. Si Lord hindi po namimilit, kumakatok siya. Ikaw ang bubukas para sa Kanya. He will not just barge into your life at makialam na lang and say, "Hey, I am the boss here. I am the God of the universe." No, He will not do such act. Because Jesus, God, is so gentle and He just waits for every one of us to open our hearts. Naghintay lang ang Panginoon sa atin. Sanang umaga, magkaroon tayo ng kabukasan sa ating mga puso. Pagpalainawa kayo ng inyong mga narinig ngayong umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat po muli sa catechesis na tinatawag sa Greek na katakin o re-echo from heaven. And another meaning is food from heaven. Okay, we have an answer from 636, mm-hmm. Saint Nicholas. Hindi po siya. Okay, I'll give you a clue. Also, we would like to thank our 543 text, yung nag-text sa atin, but still, hindi rin po yung Orthodox. I'll give you a clue. If you were listening a while ago sa Catechism ni Presbyteria Mary, yung mga inaalala natin everyday, like sa Monday, yung Archangels, Angels, at sa Tuesday, we remember St. John the Baptist, and Wednesday is Theotokos, Mother of God, and Thursday, sino po ba siya? Okay, so, alalahanin lang po nyo yung narinig ninyo. And Friday is when Jesus Christ is crucified. Okay, text ulit kayo sa 0910-274-6080 for your 100 pesos worth of load. You still have a chance to text your answer. Just listen intently to our program, because that is the secret on how you can answer our trivia. Because the answer is just found on our radio program, Lessons or Catechisms. Okay, text po kayo. Hello, ma'am. 0910-274-6080. Makinig na, maigi. And now, tatawagin po natin ang kakanta, si Irene. Oh, it's been a long and winding journey, but I'm finally here tonight. Picking up the pieces, walking back into the light, to the sunset of your glory, where my heart and future lies. There's nothing like that feeling, look into your eyes. My dreams came true when I found you. I found you, my miracle. You could see what I see. You're the that I've been born again.
Every breath is your love. Every heartbeat speaks your name. My dreams came true, riding in front of you. My miracle. If you could see. That song is brought to you by ABC and Store and Copra. Okay, doon po sa nag-text, thank you, 161, but I'm sorry, your answer is St. Lazarus is not the answer. Okay, uulitin ko po yung kung gusto nyong makasagot talaga sa mga trivia ko, ni Ma'am Estefana, just listen intently from 9, pag mag-start yung aming hymn, yung kanta, yung panimulang kanta, at until our announcement, doon po namin kinukuha yung mga sagot sa aming trivia. So just listen intently po because you can answer our trivia. At doon po sa ma-inclination, doon sa mga nakadarama ng paggabay prompting of the Holy Spirit patungkol sa true faith, true worship, or the Orthodox Church, please feel free to communicate po. The best is to visit us in our chapel at Holy Martyr, St. Eleftherios at Barangay Balo del Norte, Gubat, Sorsogon. And also you can online pag tuwing Saturday po 9 a.m. sa Ustream, PWPS 91.1 FM dito po sa Gubat. At pwede rin po kayo magbisita sa aming blog site, The Voice of Orthodoxy, Orthodoxy in Bicol. Okay, we still have another answer trying to get the 100 peso workload. John the Baptist po, hindi po. Mm-hmm. So I'm sorry. Sabi ko nga kanina, bigyan natin ng hint, ma'am. Siya ay si St. John Chrysostom po, si St. John the Baptist po ay ipinagdiriwang sa Tuesday. Okay, we have another texter from 147. Okay, siya na yata yung nakakuha na. May nakahit na. Load. Okay, so St. John Chrysostom. Okay, congratulations. Oy, checkin nyo na hindi yan Orthodox, ha? Huwag nyo ibibigyan. Sigurado rin daw hindi ka Orthodox, ha? Naku, ha? Hindi siguro. Father, kasi nag-try naman sila. Marami na yung nag-text ngayon. Siguro yung nakasagot ay talagang nakikinig. He or she listened intently to their program. Okay, yun lang po ang hint namin sa inyo. Makinig po kayo sa lessons ni Father, sa lessons ni Presbytera, yung mga patara-tara namin dito. Okay, andun po, kinukuha namin yung mga answers namin. Okay, congratulations. Just wait for your load after our radio program kasi mag-iimpake din kami dito. Then after
yung 10 a.m. ay makakarating na yung load sa iyo. Okay, congratulations ulit. And inaanyayahin namin yung iba na patuloy pong makinig para po kayo ay magkaroon din ng 100 peso worth load sa cellphone niyo. Okay? Sa ating announcement po ay we have our Divine Liturgy every Saturday, 9 a.m. and right after is catechesis. And pass to Father C for further announcement. Kanina yung sumagot ng, di ba may sumagot ng Orthodox Church? Opo, Orthodox lang. Orthodox halos kalahati nakuha na niya eh. Kasi di ba, si John Chrysostom ay isang Archbishop po, naging Patriarch ng Constantinople. Ah, yes po, Eastern Father. Orthodox Church. Muntik na, pangalan na lang ang wala ng tao. Oo nga Saint po. John Chrysostom, okay. Finally so, nahagip. Tama po, okay. We also would like to commemorate or remember the repose of His Eminence Metropolitan Dionysius, the first bishop of the Orthodox Church in the Philippines. January 6 din, 2008, na when he went to the Lord, he went to heaven. Diba? Ito, tandaan ninyo sinasabi ko. Sino po ang unang bishop ng Orthodox Church in the Philippines? Sinabi ko, is His Eminence Metropolitan Dionysius. We are also willing to help environmentalists. Please don't hesitate to contact us again and again. Huwag kayong magsawa na kumontak sa amin at magkatulungan tayo. Thanks to all listeners. We will surely be together again next Saturdays. Again, Christ is born. Glorify Him. Happy New Year to all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Once again, this is your program host, Father C. Now signing off.